Magandang buhay, ako'y nagagalak na makita ka ngayon. Ayan, pakikumusta naman yan. Ayan, pakita ka naman, baka di mo siya nakita nung nakaraan. So, ayan. Ayan, praise God, dahil patuloy natin may opportunity ulit na tayo sambahan. At nating sambahan ang ating Panginoon. Ayan, and before we start, ayan, willing muna tayo ng konting time para i-prepare ang ating mga sarili. Ayan. Na tayo muna ay manalangin sa ating Panginoon, bigyan ng gabay, empower us by the Holy Spirit, and for us to prepare to praise and worship our living God. So let's pray. Yes, Heavenly Father, once again, Lord. Kami po, O Diyos, ay lubusang nagpapasalamat, Panginoon. So, umagang ito, Lord God, muli, Panginoon, kami po, O Diyos, ay nagsama-sama, Panginoon. Ngayon ito, O Diyos, ay ang tahanan, Panginoon. Kumupuri, Panginoon, bibigay pawitin sa iyong alam, Panginoon. Panginoon, kami po, O Diyos, ay humihingi, O Diyos, ng kapatawaran, Panginoon. Sa aming mga nagawang kasalanan, Lord God, lalong-lalo na, Panginoon, sa aming buhay, Panginoon. Father God, continue, Lord God, to guide us, Lord God, lead us, Panginoon, correct us, Lord God, sa mga gagawin ng Panginoon, na nagbibigay sa mga Panginoon, kalulatian sa iyong ngalan, Panginoon. Sa ngayong umaga, O Diyos, gabayan niyo po kami, O Diyos, inyong mabanal na Espiritu, Panginoon. Kung maging ganun, O Diyos, maging ilaw ng Panginoon sa bawat isa, Panginoon. Father God, we declare, Lord God, your victory, Lord God, in this place, Lord God. We pray, Lord God, sa mga kapatid namin, O Diyos, na nakakaramdam, O Diyos, ng kalungkutan, Panginoon, sa kanilang puso, Panginoon. Father God, empower them, Panginoon. Comfort them, Lord God. Through your words, Lord God. And to your people, Lord God. Indeed, Lord God, we thank you, Lord God. For you are the Lord of hosts, Lord God. We deserve all the praises, Lord God. And worship, Lord God. To your people, Panginoon. Indeed, Panginoon. Salamat po, Diyos. Ang lubusan, Panginoon. Ito po, Diyos, ang aming samadalangin. Sa matamis na pangalan ng aming Panginoon sa Kristo. Amen. Ayan. Sabi nga, di ba, sa Psalms chapter 95, verse 1 to 6, sabi na dito, come, let us praise the Lord, let us sing for joy to God who protects us, let us come before Him with thanksgiving and sing joyful songs of praise, for the Lord is a mighty God, a mighty King over all the gods. He
he rules over the whole earth, from the deepest caves up to the highest hills. He rules over the sea, which he made, the land also, which he himself formed. Come, let us bow down and worship him, and let us kneel before the Lord our God, our Maker. So let's continue to sing praises for him.
shows His love for us, in that while we were still sinners, Christ died for us. Indeed, now every good gift and every perfect gift is from above, coming down from the Father of lights, with whom there is no variation or shadow due to change. And indeed, God is amazing grace, close to us in every single good gift we receive from His hand.
Father God, as we hear, Lord God, again, your message, Lord God, to your beloved pastor, Lord God. Father God, open our hearts, Lord God, our mind, Father. Father God, may you choose patuloy ang kumabay, Panginoon. Away, Lord God, distractions, Lord God. May we focus to your words, Lord God, not our own understanding, Panginoon. To rely, Lord God, to your words, Lord God, and to rely to your wisdom, not in our own wisdom, Panginoon. Hindi, Panginoon, kami po, Diyos, humihingi, Panginoon, kapatawaran, Panginoon, sa mga nagawa namin kasalanan, sa inyo, Diyos, sa mga kapatid, Panginoon. Huli, Panginoon, salamat, Panginoon, sa iyong grasya, Lord God, pagmamahal, Panginoon, at awo, Diyos, sa bawat isa, Panginoon, na iyong mga Panginoon. Ito lamang po, Diyos, ang aming sakot na lang sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesu Kristo na nagpagligtas. Hello, good morning. May pagbigat yung aming kamusap. Sa kayo, sa kayo kumat sa lunar, ng talmaysa, kaya naragsak sa itong talmaysa, at kayo manin, ito ipalay, itarabat niya ko Diyos, na umay tayo tingin, kaya ito tayo ginagan na. Kaya ito napintas, iti Sunday morning mo, isem kaman, yan, kaya kita ang kaya-kaabay mo, isema, yan, kanikip, kaya kanawal. Tayo kahit magmaya kung mag-ismay tayo amin. Ayan. So, dapat kong tumakder tayo amin. Genesis chapter 6, verse 1. Hingga iti verse 9. Genesis chapter 6, verse 1. Hingga iti verse 9. So, basahin. Una na. And it came to pass when men began to multiply on the face of the earth, and the daughters were born unto them, that the sons of God saw the daughters of men, that they were fair, and they took them wives of all which they chose. And the Lord said, my spirit shall not always strive with man, for that he also is flesh, yet his days shall be 120 years. There were giants in the earth in those days, and also after that, when the sons of God came unto the daughters of men, that they bare children to them, the same became mighty men, which were of old men of renown. Verse 5, and God saw the wickedness of man was great in the earth, and that every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually. And it repented the Lord that he made man on the earth, and it grieved him at his heart. And the Lord said, I will destroy man whom I have created from the face of the earth, both man and beast and creeping things, and the fowls of the air, for it repented me that I had made them. But Noah found grace in the eyes of the Lord. This of the generation of Noah. Noah was a just man and perfect in his generation, and Noah walked with God. Agkararag ay wapog yaman kami. Ipan na kayo pa sa may apoy iti sasaw. Apoy dawat ni. Masika ako, iti. Manglinis, apoy iti tumunggal may sa atig. Iti paspaso na apoy iti paminaramita. Idawat ni men apo, iti panangisagana. Iti puso ako kayong panunod ni. Kas ako adalim ni apo na dito eh. Kanapin ka na pisirin kayong laing. Kas panangikasawa ka sa atin. Dito apoy iti dawat ni. Tinala niya apoy ni na Jesus. Amen. Mapalin kayo ng iti agtuga. Naunan nga iti nagpasol ni Adan kini Eva, okay, ako yung inapasama, iti nagpasol ni Adan kini Eva, haan laing nga duwa ni anak na, okay, haan laing nga ni Cain kini Abel, iti anak ni
Adam ken ni Eva. Adto ta dijay tattao nga ang question da, sino nga rutay kay inasawa ni Cain kunada? Haan laeng nga duduwa iti anak na? Okay, adto ta dijay nagbalin nga anak da. Kaya kunana na it came to pass when men began to multiply the face of the earth and the daughters were born unto them. Kaya timadun iti tattao, kaya adan dagiti babae kunana nga nayanak kadakwada. And the sons of God saw the daughters of men that they were fair and they took them wives and all which they chose. Kaya kung makita tayo kakabsab dito'y adun dagiti nag-aasawa. Okay? Now they give verse 4, there were giants in the earth in those days. And also after that, when the sons of God came into the daughters of men, that they bare children to them, the same became mighty men, which were of old men of renown. Nung makita tayo kakabusap nito, verse 1, in Galati, verse 4, makita tayo na imatunit ang tao. Ngayon di problema, iti nga imadun iti tao, ijay verse 5, kunana, and God saw the wickedness of man was great in the earth, and that every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually. Di kunana kakabsat sa imagination, kitang lang natin yung kapanurutan tayo itang tanga, imahinasyon. No, di kiti kunana, di yung kapanurutan Dejay adda iti puso na ket dinadakes. Dejay tikuna na ket dagiti aramid na dakes da. Isong arot dejay pagsasao nga no anya dejay adda iti puso na. Okay? Isu ti panpanunutin na ket isumet iti maaramid na. Nang padeti kakabsat kastoy ng ti problema haan laeng na supra iti kinadakes da, kunana, and kunana, the wickedness of men was great, kunana, and that every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually. Nagsaknap, kunana, okay? And it repented the Lord that he made man on the earth, and it grieved him at his heart. Kunana kan nalidayat ni Apo Diyos. Dati kunana dito yung repented, haan na datay nagbabawi? Haan? Kunana nalidayat ni Apo Diyos. Gapu kadagiti aramit iti tattao, ket naldaangan isuna, gapu iti kinadakes dagito yung tattao. Verse 7. And the Lord said, I will destroy man whom I have created from the face of the earth, both man and beast, and the creeping thing, and the fowl of the air, for it repented me that I have made them. Kapag isumbra ko na nang kinatakis da, to sa akin isula. Verse 11. And the earth also was corrupt before God, and the earth was filled with violence. And God looked upon the earth, and behold, it was corrupt. For all flesh had corrupted his way upon the earth. Papaspasamak ng tatan ito. Apa, isuprati kinadakis, itinubog. Ang lalo ito, takit na the civil union. Wow. Di ba? Handa nga maisarek jay same-sex marriage in the church. So nakaramid na itway tatno ma-approve the unada civil union. So agbalin nga civilized di jay ti kapanunutan ng ti tattao no i-approve da jay lalaki mang asawa ti lalaki. Haanin nga Adam and Eve. Adam and Steve. Ha? Haanin nga. Kanya na ganun ba tayo babae? Haanin nga Eva ken Adan. Eva ken Adan na. Ah, di ba? Hindi mo na po eh. Simple yun yan.
si tao. Okay? Amerika, at ang same-sex marriage, abortion, okay, kinyada. Japan, iti Canada, mabalik ka mga asawa, iti animal. Kita ay magkatakis kitawa, itata. Deje, lalaki, pagbalinin ka mga babae. Asla, deje, post ko iti Facebook, iso nga po na, agad na kayo, kunana, Christian, ako dati, okay lang, mahal kita. Kunana, hindi na pinatuloy na nagsaw. Christian na ini, at ang Christina na ako, kunana, kita ay mga was a just man and perfect in his generation, and Noah walked with God. Hindi kinabintas. O nagkasa ng kinatakes, iti aglaw-lobo ko na na dito'y nagsaknak ti kinatakes. Iti lahat nakita niya po Diyos ko na na nakakita iti may mensang na tao in verse 8, but Noah found grace in the eyes of the Lord. Kaya ni Noah po na na nakipagpag na isuna, napintas ti langin-langin na kaya niya po Diyos. O rekasan mo kung maginadagas, ito ang lawlaw mo kung na makita na kuma na si ka na Kristiyano kahit makipagpag na kaya niya po Diyos. O rekasan mo kinadagas, ito ang lawlaw mo kasi na kininuwa, hindi nagbiyak iso na makita ko na tikinalintik mo kasi may isang na Kristiyano. Okay po na na? And Noah walk with God. Niyam jay plano ni Apo Diyos kakabsap na imbaga na din iti aramidin. Awan maarami tayo talaga maaramidin na di kaya. The prophecies ni imbaga na jay Bible awan maarami tayo. Di ko natin na 666. Awan maarami tayo tatlo malapitan tayo di kaya. Di ko na nang war, famine, pestilence. Awan maarami na tayo tatlo malapitan tayo di kaya niya karo ti aramidin tayo. Agkararang tayo kay ni Apo Diyos. Agdawat tayo ititulong na na malasa tayo di kay. Dito'y napasapak dito'y kakabsat. Kita na nagkararag ni Noah ako na na Apo. Ano po ba? Ano po? Tutuwa na ba? Noong baga ni Apo, Diyos na aramidin na di kay. Ngayon po na nakakabsat. Ni Apo Diyos nakita na ni Noah. Kahit ni Noah ako na nanalintig. Kahit ni Noah nakipagpag na isulat ni sa lungsod. Apa yung natangin ni Noah kaya nakipagpag na isunan kaya ni Apo Diyos? Dahil sa lungsod, ito'y kakabsat na mapatayo sumpakan. Apay nga ni Noah kaya nakipagpag na isunan ken ni Apo Diyos. Oray nagdadakis iti adda iti aglawlaw na ni Noah nakipagpag na isuna ken ni Apo Diyos gamin amuna nga dijay nga Diyos ket iso iti pudpudno nga Diyos. Hanga kasla iti tatay tata. Tagay naglay nag-research i-research naman numanon iti santo iti katoliko. Datat ka iti barbaro na santo daba. Saint of the internet. Kaso. Isong nagpreke to kaya diyo? No. Brother man yun, jayan diyo. Nakapsot ti signal. Padasang man nagpreke, kaya barbaran no. Agbalin nga 5G. Jay 2G. Grabe. Oh. Ngayon ko na lang ni Noah, nakipagpag na iso na kanya po Diyos namin ang muna, nga di kay nga Diyos, kit iso itipudpud mo nga Diyos. May katuwa. Nagtanik iso na. Nung kita inyong kakabsat,
Kuna ni Apo Diyos. Ijay verse 13. And God said unto Noah, the end of all flesh is come before me, for the earth is filled with violence through them, and behold, I will destroy them with the earth. Make thee an ark. Dekiti ko na ni Apo Diyos. No, ipagam di Ijay upig, ni Noah, iti amuda na sumrik, Ijay panunod na Ijay. Nagaramit kita, kirma barako, kunada. Si Ark, in detalye ni Apo Diyos kakabsak, kit ni Noah, nagtalik kadayjay sa saon ni Apo Diyos. Itimbaga ni Apo Diyos kunana Noah, dadaelit iti tao, gapu iti sumrang na kinadakis na, nagtalik ni Noah ijay amay. Amuna, nga dayjay Diyos na nanipag adayjay, kit all powerful, kit kunana, kaya na maramitin nito. Ado di kijay patao, nga magibagbaga, nga dayjay kano, layos kit ijay kano la, tarki kami dati yung lugar. Ijay tarki. Okay? Ijay ka nulang tarki. At ati may isang nga pinadiskusyon ko ijay. May isang nga apostol ni Brother Soriano. Kunan natin ijay flood kami ijay lang tarki. Localize ka no. Han ka no nga buong halubong. So inalami iti landmark di Tarki, una kinya na sige kasto di Arabida. Imbang kumaan, no di Tarki, kat napalibutan di bantay, kat awan pagruwaran di tanong, kat kasula balde, ano insyon mo di tanong, ingga na tuktok di balde malayos. Ngayon no di balde, kuna kanda abot na rumwar di tanong di ta. Okay? Ngayon ni Noah, hindi ko na niya po Diyos, kaputi kinadakes, iti tao, kat nagsang na dito'y lubong iti kinatapos ko na napatayag na kita ng tao ni Noah, nagtalik niya ni Apo Diyos na itimbaga ni Apo Diyos na patayag na kita ng tao kuna na ako na maramid ni Apo Diyos na yan. Hanlaking na nagtalik kakabsak ni Noah, nagtulog pa. Dijay panagtulog isu ti bunga ti panagtalik. Okay? Haan ka na agtulog no di ka mamati? Umun una, mamati ka na umuna sa muntong aramidin. Oh. Naupuna na karamsak? Amuna, nga di jay Diyos na nagitungtong kinyana, kaya isulay, kaya iso itiput-puto nga Diyos, kuna na, nagtalik ni Noah, kaya nagtulog, inaramit na dito yung kakabsat. Nung basahin tayo, in chapter 6 verse 22, kunana, thus did Noah, according to all that God commanded him, so did he. Ang aming kunana, yung mga kinyana ni Apo Diyos, inaramit amin ni Noah, abay kakabsat. Nga nagtulog ni Noah, ang muna, na dito yung Diyos, kept all powerful ka. Ang laing na nagtunod, nudikerti, nagpatuloy. Ato dagiti Kristiyano, ato dagiti kaptao, na muda, deta ti putpundo nga Diyos. At dati pa nagtalik na. Nagtunod dami. Ngayon, ato dagiti saan na nagpatuloy. Isang ako na ni Kristo yung book of John, katagiti aspiring na disciple na. Una na ijay, they walk no more with him. Abay, ato dagiti saan na patuloy. Oren, yung Bible College, hindi nag-eskwela na yung Bible College, nag-adu kami. Hindi nag-graduate kami, nag-basit kami. Abay, ato dagiti saan na patuloy. Iti Christian life, at damit lata nag-iisaan na agpatuloy. Kahit ni Noah, hindi imbaga ni Apo Diyos ko na nang agaramit ka ti Ark, nagaramit iso na, kahit nagpatuloy. Kahit katawaan da apay, awan pa'y tutuhan, da pa'y amunuan niya tituto. Haanda nga mamati. Ngayon din
nga pimatak kay puto naglagaw dan. Kasunod dito yung Chinese Christian, di ba? Ito yung baga na muna natin ti coronavirus. Awan na mati. Ito yung mado, tinatay, ito coronavirus, namati ka. Nalatawin di amin. Ni Noah, ito yung muna na ni Apo Diyos, pagtutuwin na, kit matay kayo, hindi kayo nagbabawi, madita nga namati. Ngayon ni Noah still, nagtutuloy lang tayo suna. So, dahil ko na gore ka sa noti, kinatake si Tiyanda, iti ang lawlaw mo. Agpatuloy ka lang ni Noah, nagiptor. Oray nung katkatawaan na, nagpatuloy ka na iso. Nagitikang tao, naawan iti Diyos, iti Tiyanda, di na maawatan mo niya, itararamin ang tayo. Handa maawatan, tayo panagserbi ken panagtaytayaw tayo ken ni Apo Dios. Iti ang muda ken kasula agbabagtik tayo laeng na baptis. Nagyan ang muda. Haanda ang mo digi kinaimportante na ti panangitaytayaw ken panagserbi tayo ken ni Apo Dios. Di mo na nga church nagpastura. Matamit lang, itikan ka na yun na din dinis bigay. Ni Manang Lucy. Lucy, dinagan na. Adwana ni Manang Lita. Adwana pa yung JJ Maysa. Jen-jen, ano na? So, dinis na yung church. Then nag-awit na po, dumagasan kay Margaret tama pa na pagpansit. Pansitan. Kuna na, di kay para luto igay, kumusta ti, kasano ti taray ni church? Di kiti kuna. Kuna, at the offering, at the iti tithes, di gay had na bali. So, makusap para iti church. Okay? So, kumusta ti electric bill? Ginawag namin! Kumusta mo rin igay? Agdaldalus ko na. Ikay church at ati regular na nga panagdaldalus ngayon di jay awan sala kita di jay di ko na mapanda di jay kapot di panagayat na kin ni Apo Diyos kin kayat na nga agserti kin ni Apo Diyos no at iti maitin iti church nga love gift ikan ni ngayon haan nga fix as salary. Di kay ko na nakinyak, di kay at di kay pansitan. Ano siya, bakit? Ano po ma? No, di ko na. So, di po point out ko dito eh, di kay services as a Christian para kay ni Apo Diyos di ka mamaawatan. Di kay sacrifice mo, di kay buka, kay panangipakit at ipanagayan mo kay ni Apo Diyos. Handa na pa, handa na. Maawatan di kay. So, hindi ni Noah, kuna ni Apo Diyos Noah, mga ngayon nagtalik ni Suna, nagtunog kami Apo Diyos, nagpatuloy, nagipto, katagigay pa ng kantsaw, kaya pa ng munsida, katagigitaktaw nga, dito ang law-law na, kaya anya, ipinapasama, mapantayin kay chapter 7, verse 12, iti nga nagpas the art, kunana, and the rain was upon the earth 40 days and 40 nights. Nagtuto, iti napigsa kuna na 40 days and 40 nights. Ijayan ni itata, ijay kagayan 3 days. Tuloy-tuloy kituto. Agat sikit kanon, ijay asidik, ijay balay. Simreken ti tanong, ijay balay 3 nights. 3 days and 3 nights. Ngayon nagkasiman 40 days, manong iti nagundoy. Jay Manila, nagpatnag lang, di ba? Numaning mabot siya, tuktok ni Puste. Oh. Kaya ko na nakakabsak, nagtuto 40 days and 40 nights. Ikay verse 17, and the flood was 40 days upon the earth, and the waters increased.
Dinarugit nga animal kada gijay Hebreo sagduduwa ngem dijay nadalos. Sagpipito. Pito nga babae, pito nga lalaki. E so di pan panunutin ini, takunan na ni manang sagduduwa. E sen punto man dahil video niya na ano. Ay, sikat na, pili printing ni Adin, wala na. But, hindi istorya na ganyan, hindi Sunday school teacher ko eh. Duwa ano? May isa nga babae, may isa nga lalaki. Kunap, apay na rin nga pangain madudij ay ng animal. Talugin na rin kayo magkabusap dito eh. Napananan! Ito, kapatid ko, makita tayo ito. 8 verse 20. Kitaan niyo ha? Chapter 8 verse 20. And Noah builded an altar unto the Lord and took every clean beast and every clean fowl and offered burnt offering unto the altar. Noin na lang at yung lalaki. Awan asawa na. Kasanong na kumado di lahi na. Hindi, 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 panunod ko hindi. Mabingak-bingak eh. Ngayon ko na nasagtip ito, haan nga sagduduwa, o so anong istorya kayo ito, sagduduwa, kayo narugit nga animal, ngayon nung punanan ko manin, ma, anya kayo narugit nga animal? Bahala ka ito man nag-research na. Okay, now, kunana, jay layos kunana, nagpatuloy, and the waters, in chapter 7, verse 19, and the waters prevail, exceedingly upon the earth, itinupong kunana, and all the high hills that were under the whole heaven were covered. Amin nga pantay, kunana, nalapunas. Itinano. No kadating nga henerasyon, makita tayo iti kinadakes, iti lubong, na grabe unay. Dagiti actions, dagiti desires, dagiti imaginations, iti tattaon na dadakes da unay. Ngimno si ka nga Kristiyano, oray no kasanot kadakes, iti ada iti aglawlaw mo, agtuloy kalata, agtalik kalata, kinyapo Diyos kit, anya iti mapasamang kuna na maisalakan ka. Di, kinoktrina ni Pastor at ang samit tanti nagandang at ang samit tanti works iti salvation ani ka di, kaya hindi kaya ko na ipoy out ipoy. Maisalakan ka. Kadagiti pa nagkrikrikan mo. Kadagiti yung lobo. Ni Noah nagtalik ni Apo Diyos, ni Apo Diyos, insalakan ng iso. E so nga pas may isang ang Kristiyano pagkabsa. Makipagpagnakad ka ni Apo Diyos. Kaysa lusod, kumusta? Iti personal ng pananagipagpag ng kanyang Diyos. Masaya ka ba? Uwin mo sa akin. Kumusta iti fellowship ng kanyang Diyos? Kumusta iti panagpalik ng kanyang Diyos? At apay ba iti panagpalik ng kanyang Diyos? Uwin mo, agtaltalik ka lang ng iti bukod ng mabigsa. Agtaltalik ka lang ng kanagiti patiriyan ng banan. Amin mo ang talpalik palagi ni iti kaado iti kwarta. Ito'y bago. No, una na kasmeso na Kristiyano magnaka iti sidong ni Apo Diyos. Ang talik ka kitwana. Kit ang tultuloy ka iti na Kristiyano. Wan nga panagbiak mo. Kit ni Apo Diyos kunana. Di na kan tubaybayan. Iti nga kuna ni Apo Diyos Noah, garamit ka iti arta oray, nag iti tataw na, iti aglawlaw na, kaya at iti panagumsin.
sida ken ni Noah ni Apo Dios adaijay ket saan na nga binaybay-an ni Noah. Kas may isang Kristiyano itata kakabsat ko na na agpalit ka ken ni Apo Dios. Agpatuloy ka iti panagayat ken panagserbin kanya na ket kunana ni Apo Dios di nakabaybay-an. No iti may isang Kristiyano ket napudno ken ni Apo Dios kunana ni Apo Dios isu iti bahala kanya then I will supply all your needs. No iti kunana itin ko deta. Nung makita tayo dito yung kapapsat itin kinapod, no ni Apo Diyos, katagitipat ako na. No agtalag tayo kaya agtulog tayo kinyana ni Apo Diyos, unana, di na tayo baybayan. Kaya hindi nga naisalakan iti pamilya na. At tadyay, iti panagdayaw na. Makan tayo kakab sa tijay chapter 8. Verse 20. Kaya hindi nga bimabada Noah, ijay ark kunana and Noah builded an altar and the Lord unto the Lord and took of every clean dish and every clean fowl and offered burnt offering unto the altar. And the Lord smelled a sweet savor, and the Lord said in his heart, I will not again curse the ground anymore for man's sake. For the imagination of man's heart is evil from his youth, neither will I again smite anymore everything living as I have done. Ni Apo Diyos na maramit iti covenant. Nga muna na ha, kung tumanin na patayin na iti anak iti tao, iti layos. Ngimatang to, muna na, nabasahin tayo iti Bible, at dato iti ma-ultimate na panamukong ni Apo Diyos. Iti kaya kung may bago dito yung kakamsak na iti, may isang Kristiyano at napulog, ken napudno isuna ni Apo Diyos isalakan na ka. Nung unang dito yung isalakan na ka, isu ti bahala kanya. Haan na ka nga baybayan. Haan na ka nga lipatan. Ken iti nga simre kunana ni Noah ijay ark, God remembered him. Nandiyo iti kunana. Nagsabing iti tudo. Imes-es na ijay tanong. Ken ni Noah kunana nagdaydayaw iti Diyos. Oray kasano kapisa iti tubo iti temptation and trials na umay iti biyag tayo ni Apo Diyos salsalaknipan na tayo. Ket no oray kasdaya iti kaado iti trials, temptation, panangkat katawa wino panangumsi kanyang isabali nga tao. No patuloy kalata ko na ni Apo Diyos iso iti bahala kanya. Tapos mo na niya iti sitwasyon ko itata. Nung unang basur, di sitwasyon kayo tatangin, mabukukaw sa amin din, yapa nagpalik ko kayo ni Apo Diyos. Umay ka kanya, pagkararal ka, tulungan ka. Nung unang basur, nagagawin iti tattao ng mangungungsikin niya, may kapin niya, tulungan ka, kararal ka. Nung unang basur, napanlog na sa amin din, iti Christian life ko, at kasalaawan mo din, iti para, iti panagayaw, iti panagsirpik din ni Apo Diyos. No, kasi yung problema, umay ka kanya. Kararag ka, kulungan ka, no, niya hindi may tulong ka. Kaya mo po ng pastor, awin ko ang tao. Umay ka kanya, awin ko ang tao. Pada tayo. So, nauna na. No, ang tulong na, ang patuloy na, ni Apo Diyos, di na kabaybay. May isa nga nagpintas ka kausa, na encouragement. Itutulog ang isa. Basahin tayo. Ang recent tayo, itibiyag ni Noah. Itaong magtabagin, ang recent na itibiyag mo, itaong mo, itipagpupurang. Ngayon mo na, pastor, naputo na. Naputo na, ipanagayak ko, ipag na, ipag na. Kaya panagaramit ko para kinayabulis. Amen.
at ipagpatuloy mo po. Itawag po na tumakbo ang kayo ang pagpapantay. Ako at yaman ka natin kung sa mga yaman kami at i-encouragement. May kapuha po itibiyan mo. Sikalat ako maapo ito mag-itay-tayaw. Kaya sikalat ako maapo iti patuloy na manipakita. Iti panakapahin mo ako itibiyan mo. Among iapo na detuyen na henerasyon iti ate iti aglaw-law. Kaya makita iti natapos. Ngayon, apo itawag mo. Sikap itumulong kanyami. Iturong na kami. Iti nasaya at apo na dalan. O sa rin dito yung abiyak niya. Nakagaramit lang ta ako na dito pa kaya na. Dito ang puti daw ang itinaga niya po ni Jesus. Kapalit tayo ng tugaw, ay pati isang gita tayo, may isa sa tayo ng pangalit. Ito ang puti tayo ng pangalit. Mensahe naway if we trust and obey God kat iti hindi ako kat hanatay nga baybayan knowing na po tayo nagdijay promises na kat iso ka matipang hawakan tayo continue tayo laang mag-walk straight kini ako at pakashay na yeah. Sabi nga diba sa Matthew chapter 11 verse 28-30, minsan ay makukos lang tayo sa verse 28, pero naway, bigyan din natin pansin yung verse 29 at verse 30. Sabi nga diba, sa Christian journey natin, ang pagiging Kristiyano ay hindi madali, pero masaya siya. If we endure things, sa buong, sa dulo ay mararanasan, matatamasan natin natin ang joyful Christian life. Diba sabi nito, alam ng Panginoon na tayo ay makaramdam ng kapaguran sa pagsunod sa Kanya. Kaya ito ang pangako ng Panginoon sa atin. Sa verse 15, sabi niya, "Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest." And itong verse 29 and verse 30 ay gusto ko sana rin iparemind sa inyo. Sabi niya dito, "Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart. Ye shall find rest unto your souls. For my yoke is easy and my burden is light." Patuloy tayo mag-rest sa kapangyarihan at sa pangako ng ating Panginoon. By His grace alone, we can walk with our faith. Yeah. Ang Kanyang grasya lang ang nagbibigay ng kalakasan sa ating buhay. Ang Kanyang kalakasan, ang Kanyang kahinaan ay ang ating kalakasan naman. Pero ang ating Panginoon, patuloy na pagmamahal natin, ang patuloy na pagmamahal ng Panginoon sa atin ay lubusan na hindi natin kaya hawakan kasi ito ang Kanyang grasya mula sa atin. Hindi ko po na ang mahal na
Brother Ronito, na ipasa po ang ating important claim. At ipigay naman po natin ang ating pangayka po na binigay ng ating Panginoon sa atin. Thank you.